Hello guys! Welcome and welcome back to my YouTube channel. At para sa video ito, gagawa tayo ng mga supply at letter using epoxy resin. So, sa TikTok ko siya nalaman kasi laganap siya doon. And naghanap ako sa Facebook ng group and nagtingin-tingin ako ng mga tips and tricks kung paano nga ba siya gawin at gamitin. So, available na nga pala itong resin letter keychain ko sa Shopee. So, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng Shopee shop ko. But, and disclaimer lang, beginner lang ako dito sa paggamit at paggawa ng resin. So, kung may mali akong nagawa or kung meron kayong tips, feel free to comment it down. So, without further ado, let's get started. So first, gagamit tayo ng gloves for our safety kasi baka masugatan tayo sa mga didikit na resin sa kamay natin. So second naman, prepare natin yung suklay or molde ng suklay and lagyan natin ng flowers. Kasi baka mahirapan tayo maglagay kapag pag-inuna natin ilagay yung resin kasi mahirap siyang i-arrange ganun. Ang tips ko nga pala, kapag maglalagay kayo ng bulaklak na merong tangkay, dapat naka-flat siya. Kasi yung sa nagawa kong yan, parang tumaas ata. Tumaas yung stem niya or yung tangkay niya, kaya hindi siya naging pantay. So, ang next naman natin ay yung mixture na ng resin tsaka hardener. So, recommended ko tong timbang na to kasi meron siyang tire or yung nag-zero yung measurement niya para mas accurate pag titimbang natin ng resin. So, ang ratio ng J. Spencer resin ko ay 2:1. So, kung yung ginamit ko is 36.3 yung resin, dapat nasa 18 something yung hardener. So, kung hindi siya pantay, may tendency na hindi mag-cure ng full yung ginawa nyong resin. So, ang sinasabi ko palang tar, yung ganyan na yung nagsisiro kagad siya para equivalent to zero, para magsisimula sa zero yung pag-mixture natin. So, next is yung pag-mix. So, sabi nila dapat daw mabagal yung pag-mix natin para mas less yung bubbles. So, ang next naman, ilalagay ko na yung gold foil na nabili ko sa Shopee. So, nasa isang YouTube video ko kung saan ko nga pala nabili yung mga materials na to. So, panoorin nyo na lang yan. So, ito palang gold foil na nabili ko. Masyado siyang madikit. So, mas maganda kung pagkatanggal pala sa paper, diretso na kagad dito sa mixture nyo. Huwag nyo na ilalagay sa kamay nyo or sa plastic. Ganun. So dito, di na ako naka-gloves kasi mas namimix ko siya ng maayos nang walang gloves. And nag-iingat naman ako na hindi malagyan ng resin yung kamay ko. It's a cold-blooded love, it's a cold-blooded love. Let's break each other's heart. It's a cold-blooded love. So,
paglalagay ng resin sa suklay. So, ang tip ko pala dyan, na naging maliit kong ginawa, ay yung dapat konti-konti na palilagay and dapat hindi siya punong-puno. Kasi kapag punong-puno siya, may possible na malagyan din yung harang ng suklay. So, hindi siya makakasuklay. Ito rin yung nagawa ko. Pati yung nasa lalagyan ata, pati yung hati niya, nalagyan ko siya ng resin. So, hindi siya nakakasuklay. And, hahayaan mo pala siyang mag-flow dun sa pinakadulo ng tip ng suklay para malagyan yun. Hindi pala yun yung ilalagyan mo ng popsicle stick. Ano. Sobra din akong mixture, nilagyan ko na rin, gumawa na rin ako ng mga letters na ganito. So, yung 50 or 60 ml, nakakagawa siya ng dalawang suklay at dalawang letters. Sobra-sobra pa yun. Kasi umaapaw tong letters siya kay suklay. So, sulit na. And dito pala sa letters, mas okay na ilagay muna yung bulaklak dun sa molder para may possible na bumaba siya or umangat. Kasi kapag nilagyan mo siya ng may mixture na, may possible na umapaw yung mixture na rin at tumapon. Or pwede hindi siya lumubog. Or hindi siya pumasok din sa, or mag-mix din sa mixture ng resin. And tumatagal pala ng 24 hours to 36 hours yung curing time niya para ma-cure siya ng todong-todo. And para matignan natin kung tama ba yung mixture niya and kung titigas pa siya or magiging sticky lang siya. After 24 hours, ito na yung mga nagawa natin. So, sisimulan na natin siyang i-demold. So, tip lang sa pag-demold or pagtatanggal natin sa kanya sa molde, dapat dahan-dahan kasi baka merong may maputol lalo na sa suklay. Yung sa mga maliliit na parts, dapat dahan-dahan natin siyang tatanggalin doon sa moldehan niya. Mga final product na nagawa natin. So, kung may nagustuhan kayo or gusto nyo bumili ng product ko, ilalagay ko na lang sa description box yung Shopee link ko. And kung na-enjoy nyo ang video ito, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And kung may mga suggestion pa kayo, feel free to comment it down. And yun lang. Thank you for watching!